What is an analogy? Bale. So, an analogy is a statement in which two word pairs share the same relationship. So, pag sinabi ninyong relationship, meron silang kaugnayan. Okay? At lagi-lagi, lumalabas yung analogy sa mga examinations, consistent sa college entrance test, sa mga standardized tests, even sa civil service exam, tsaka sa NAPOLCOM exam. Okay? So, yun. Next tayo. So, ito yung typical analogy, katulad. Halimbawa, finger, hand, toe, foot. So, ano yung relationship nito? May mga iba't ibang uri tayo ng analogy, and this is one. Mamaya aaralin natin yung iba't ibang uri ng analogy. Pag tinignan yung finger, di ba part siya ng hand? So, pagbabasahin pala natin to, ganito yung format ha. Yung una, isang colon lang. So, finger is to hand, tapos as toe is to foot. Okay tayo doon. So, ganito siya basahin. Pero sa exam naman, hindi naman talaga titingnan pa yung way ng pagbabasa ninyo eh. So, at least malaman nyo lang kung paano siya binabasa. Tapos, ito, part of a whole to. Di ba yung finger, part siya ng hand. Yung toe, part siya ng foot nyo. Okay, yung mga daliri sa paa. Okay, next. The colon here means is to, tulad ng binanggit ko kanina. And the double colon, yung sa gitna, means as. Okay? Tapos, yung analogy na to, binabasa siya, finger is to hand, as toe is to foot. Anong relationship dito? Part of a whole. Pag nag-exam kayo, syempre, hindi naman identified yung relationship. Maraming iba't ibang uri ng relationship at kayo na yung bahalang umalam nun. So, paano nyo masasagot yun? Kailangan alam nyo yung iba't ibang uri ng relationship para kapag ka na-encounter nyo yung item na yun, you can have an idea ano yung relationship ng mga pairs. Kasi ang pag sa exam kasi, halimbawa sa second pair, meron siyang blank eh. So, for example, yung foot, wala. So, iisipin mo, ano ba yung binubuo ng toe? Foot, bale. So, ganun siya sagutin. Iisipin mo, ano ba yung, kung yung finger, part siya ng hand, yung toe, part siya ng ano. So, parang yun yung kind of relationship. Ang question, bakit ba natin inaaral yung analogy? Para saan ba yan? Kasi yun yung isang bagay na dapat natin dinidiscuss pag nag-aaral din tayo eh. Tawag tayo. Ba't wala kayong mga camera? Nahihiya ba kayo? Si Basti, ayan. Basti, kasi mainam na naalam natin yung dahilan bakit natin inaaral ang isang bagay para maging meaningful. Bakit sa tingin mo inaaral natin yung analogy? Or bakit may ganyan sa examination? Para saan ba yan? Sir, for similarities and relationships? Kung may relationship tsaka may pagkakatulad, para saan yun? Para saan? Sa tingin mo, para saan yun? Bakit kailangan nating aralin yan? Kunyari, parang, di ba natututo tayo magbilang para magbilang? So, yung analogy, natututo na natin siya para saan? Parang, sang purpose sa tingin ninyo. Okay lang naman kung... Sige. Thank you, Basti. May mag-release daw ng hand. Sino yun? Si ano? Thank you, Basti. Si Camille ba yun? Apa. Oh, go Camille. Para saan? Para ma-associate natin yung isang bagay sa isa pang bagay. Para alam natin yung relationship ng dalawang ngayon. Anong purpose nun? Bakit natin kailangan malaman yun? Kasi ako, ang way of learning ko, every time, if I would study, inaalam ko ano yung importance nito sa akin, tsaka dun sa mga estudyanteng tinuturuan ko. Thank you, Camille and Basti, and everyone. Ang purpose nito, para makita niyo yung relationship ng mga bagay, tapos makonnect ninyo sa mga bagay na alam nyo na at sa mga bagay na matututunan nyo pa. Halimbawa, may mga bagay na kayong alam, di ba? Ngayon, mula sa mga bagay na alam ninyo, if gagawa kayo ng analogy, magkakaroon kayo ng bagong realization. Kunyari, titingnan nyo yung relationship ng isang bagay, tapos titingnan nyo yung relationship or paano related yung relationship na yun sa ibang bagay. So, magkakaroon kayo ng understanding tsaka magkakaroon kayo ng panibagong learning. Kasi yun yung way of learning mula dun sa mga yun yung making connections of what you already know. Yun yung purpose ng analogy. Kapag ka naman, halimbawa, kunyari, nagbabasa ka, or may ina-analyze ka na text, or may kinakausap ka, halimbawa, di ba may bagong information dun? So, every time na pumasok yun sa'yo, pag ikaw, you are good with making an analogy, kaya mong i-connect yung natututunan mo dun sa alam mo na. At kaya mong i-connect at mas nagiging fruitful yung learning mo. Kaya inaaral yung analogy. Okay, hindi lang dahil sa exam, pero gumagaling ka sa association tulad ng binanggit na Camille, tapos nagkakaroon ka ng nagiging meaningful yung inaaral mo. Tapos yung mga bagay na alam mo na in your mind,
nagkakaroon ka ng bagong realization and bagong understanding. Yun yung purpose bakit natin naaral yung analogy. Okay? Next. Ano ba yung mga iba't ibang uri ng analogy? Meron tayo apat na references sa isa to dun sa inaaral natin para solid yung understanding natin ng analogy. Okay? So ito yung may mga nagtatanong sa chat natin. Ito. Good evening daw, sabi ni Jarina. Good evening, Jarina. Si Luis Ignacio. Kasi minsan yung Luis, di ba, binabasa Louis. So, kailangan alam natin kung paano siya bigkasin, di ba? Luis Ignacio, relate to other things po. Differences. Sabi ni Titat and sabi ni Girly. Sir, nalabas siya sa exam, no? Yes, malabas talaga to sa exam. Consistent. Okay? So, yun. Ito yung mga types. Word antonym. Pag sinabi ninyong antonym, ibig sabihin, exciting, dull. Ibig sabihin, opposite yung meaning nila. So, alam nyo bakit mahirap yung analogies? Kasi kailangan widen yung vocabulary ninyo. Bakit? Kasi hindi ginagamit yung word sa context eh. Ibig sabihin, pag na-encounter mo yung exciting tapos may underscore dito, I mean may blank space dito, tapos yung isang pair revealed naman, kailangan maintindihan mo na yung meaning ng word. Kasi sometimes naiintindihan natin yung meaning ng word by the context eh. Dito sa analogy, walang way. Kailangan alam mo talaga yung meaning ng word and you have a rich vocabulary. Kasi how would you know the relationship of two words na binigay kung hindi mo alam yung meaning ng word na yon? So, paano siya mare-resolve sa exam? Huwag kayo mag-annotate, guys. Numalabas yun sa ano. Iba nag-annotate eh. So, paano nyo gagawin to kapag ka nag-exam kayo? You need to widen your vocabulary. Kailangan nyong dumami yung words na nalaman ninyo. Paano nyo gagawin yun? You basically need to read. Ilista ninyo or maglista kayo halimbawa ng 5 to 10 words na hindi ninyo alam in one day. Aralin nyo every night. So in one month, nasa ano yun guys? 150 words to 300 words that you would be added to your vocabulary. Kasi there's no way out. Hindi ginagamit sa context yung mga words na to. At kailangan mo siyang matutunan eh para masagot mo yung mga ganito. Yun yung challenge sa analogy. Part of a whole, yung parang kaninang inaral natin, yung finger to a hand. Ito, wing is a part of an airplane. Ibig sabihin, bahagi siya. Ngayon, sample to, isang pair. Pero kapag nakakita kayo ng panibagong pair, halimbawa, wheels, pwedeng maging sagot doon, car. Kasi, wheels is a part of a car or are a part of a car. Okay tayo doon? Cause and effect. Pag cause, ano, sanhi. Tapos yung effect, bunga. Drought. Ano ba yung drought? Tagtuyot, di ba? So, famine, taggutom. Am I right, Camille? Oira? Yun yung drought, di ba? Yung drought po ba yun or drought? Malaman natin yung ano pronunciation sunod. Pero di ba pag O-U-G-H-T, ought yung basa natin. I ought no, to tell you, di ba? So, drought. So, pag B-R-O-U-G-H-T, di ba, drought? So, drought. Kinopya ko lang din. Ganun naman sa linguistics, di ba? So, yun. Drought and famine. So, parang tagtuyo tsaka taggutom. Okay tayo doon. Worker product. Ano yung worker product? Ito yung baker. Di ba yung baker? Siya yung gumagawa ng bread. Okay, marami pa tayong types mamaya at samples. Ha? Kasi sabi ko pag-aaralan yung analogy, dapat maraming samples para mas maintindihan talaga. Item and purpose. Pero yung ibang references, ginagamit to function. So, ruler. Ano bang function ng ruler? To measure. Okay? Pero yung purpose, para saan? Okay? Ruler, para saan? Para mag-measure. Yung word, synonym. Halimbawa, slim. Slender. So, slim, yung synonym nun or katulad na meaning nun, slender. Okay tayo dun? Ito, item category. Halimbawa, robin, bird. Ano ba yung robin? Ang alam ko sa robin, type of bird to. Buti na lang nag-draw sa Uwi Montessori. May mga ano yun, iba't ibang uri ng birds. Okay tayo doon, guys. Camille, okay tayo doon. Marami pang samples to come. Let's go. So, ito yung mga relationship sentences. Halimbawa, okay. The best way to figure out the relationship between a pair of words is to create a relationship sentence. So i-identify mo yung relationship ng isang pair of words. Tapos i-apply mo yun dun sa panibagong pair. Kasi usually nga, pag nag-exam kayo, may dalawang pairs yun. May isang word dito, is to, isang word, tapos as, tapos may isang word, tapos may isang word. So kailangan nyo malaman yung relationship ng unang pair. So pwede kayong gumawa ng sentence na gawa-gawa nyo lang. Merong mga nagtatanong tayong mga ano colors. Drought nga. D-R-O-U-T. Thank you, Jomar S.B. Cecilio. Sometimes kasi in English, di ba, parang pag D-R-O-U-G-H-T, so pwede mo palitan ng B-R-O-U-G-H-T kasi you're more familiar with that. So, brought. Drought. O, parang magkaiba nga siya. O, thank you. At least we get corrected about it. Okay.
A relationship sentence is a simple sentence that clearly shows the relationship between the two words. We already discussed that. Tingnan niyo tong sample dito. M, tree. Di ba uri ng puno? Write a relationship. Anong relationship ng M sa tree? Di ba yung M, uri siya ng puno? Tapos yung tree, yung category niya or ano siya. Okay? So, think. An M is a type of tree. O tulad nga ng nabanggit ko. So, ang test natin, which of the following two-word pairs is the correct analogy? So, ang sagot natin dito, ay anong tawag tayo para masaya? Tapos paliwanag niya bakit. Camille, bakit sa, ano sa tingin mo yung sagot dyan? Tsaka bakit? Ganun. Ano po? A. Bakit? Narinig niyo po ba? Oh, syempre narinig. A po kasi. Namin. Oh, bakit A? A po kasi, sinabi niyo kanina, yung M, basa doon? M. Ay isang uri ng puno. Silent L siya. M. M? Silent L. So yung M po. M. Okay. Yung M po ay type ng tree. Mm-hmm. Kung ganun po, na-identify na natin na yung relationship na hinahanap natin ay dapat type nung ipoprovide, paano ba explain? Ay isang type din. Tapos, yun. Or type some, yung, parang yun, ayan, sige, yun yung rose sagot. Rose flower. Okay. Oh, thank you. Pero the way I look at this, Camille, more than a type, sample pala. Sample of a tree is an M. Sample of a flower is a rose. O, di ba? Kailangan ano, yung relationship natin tama para kapag kailangan mag-make sense siya kapag ginanon yung ano. Okay? Pero usually naman sa test, hindi ganyan yung tanong. Ang tanong lang sa test, hindi na mahaba. Yung nakasimbol ng ganito. Right? Char lang yan. Baka siguro sa ibang bansa ganyan. Pero iba sa atin. Okay? Next. Right? Relationship sentences. Halimbawa, M is a type of a tree. So, a rose is a type of a flower. A grass is a type of a meadow. So, nagme-make sense yung a type of a flower or a sample of a flower. Kasi kanina pinag-usapan natin kung type or sample. Eh, parang mas appropriate yung sample. That doesn't make sense pag grass is a type of meadow. So, magiging sagot natin dito is a rose is a type of a flower. Okay? Kasi yung iba, bakit natin dinidiscuss yung analogy? To be honest, hindi ko naaral yung analogy bago ako mag-exam. Nung nag-exam na lang ako, dun ko na na-encounter. Tapos dun ko na lang na-realize na, ah, dapat yung yung alam yun, pag nag-exam ka, doon mo na nalaman yung sagot. Kasi tinatry mo i-analyze yung mga tanong. So, kailangan na di-discuss sa buhay ito. Para, certi kayo, mag-exam kayo, na-discuss to sa inyo. Nung ako nag-exam dati, wala naman nag-discuss sa akin ito eh. Parang ano eh, kanya-kanyang aral na lang to. Okay? So, ganun. The correct answer naman dito is M3, M is to tree as rose is to flower. Ganyan siya bigkasin, guys. Tapos tingnan niyo yung spacing, oh. Pansin niyo, ganyan siya dapat yung pag sinusulat. Okay? Ito yung relationship sentence natin. Sometimes a relationship sentence is not specific enough the first time around. So when that happens, the relationship sentence needs to be adjusted. Tingnan niyo to. Bird and nest. Anong ginagawa ng bird sa nest? Ikaw, Meshack, ano yung ginagawa ng bird sa nest? Or parang relationship? Sir. A bird lives in the nest. Okay. A bird lives in a nest or stays in a nest. So, as you look at the options, Meshack, anong sagot? Paliwanag ninyo bakit? O, Meshack, ano yung sa tingin mong sagot tsaka paliwanag mo bakit kaya sa ganyan? Sir, I think the answer po is D. Bear bakit is D? Kasi bakit po, a bear lives in a cave. Oh. Yung mga ibang choices, hindi naman, it doesn't really make sense. Isa-isahin natin, ha? Tingnan natin. Kapag nag-exam, ganito yung style ninyo pag magsasagot nito. Iisa-isahin ninyo. Yung goose ba nakatira sa duck? Hindi, hayop din yun eh. Paano titira sa loob? Baka titira sa chan ng duck? Di ba parang it doesn't make sense? Tingnan natin. Yung tree ba nakatira sa forest? Oh, parang pwede. Next. Parang pwede, di ba? Yung tree nakatira sa forest or nag-iisay sa forest. It makes sense. Yung water ba nakatira sa ripple? Hindi. Ang ripple kasi guys, di ba pag nagulog kayo ng piso sa tubig, yung gumaganon. Yung parang wave. Di ba sabi nga nila ripple effect? Have a ripple effect. Pag sinabing ripple effect, parang make waves in terms of what you're doing. Yung parang gumaganon-ganon nga. Next tayo. Bear, nakatira ba sa cave? Ang bear ba lagi nakatira sa cave? So dalawa ang sagot natin dito. Tree and forest, tsaka bear and cave. Alamin natin kung ang bear nakatira sa cave. May mga nag-a-agree ba? Parang concentric circles. Anong concentric? Okay, bear cave. Di po. Alamin natin, ah. Search lang natin. Bears live in cave. Search lang natin para alam natin. Okay. The cave bear
Ah, meron parang bear na nakatira sa cave. Nakikita nyo ba dyan? So, ganun. Was a species of bear that lived in Europe and Asia during the Pleistocene and became extinct. With this being said, meron palang ano, because fossils of these species were mostly found in caves, meron palang mga cave na, ay, may mga cave pala na, may mga bears pala nakatira sa cave. Kala, sa Pilipinas kasi, diba, wala man tayong cave. Siyempre, hindi tayo makarelate kasi American text to eh. Wala man tayong ano eh, wala tayong bear sa cave. Meron ba sa Pilipinas na may bear sa cave? Uncommon, di ba? Wala. So, hindi tayo makarelate. So, mainam na aware din tayo dun sa ano, dun sa foreign, nasa na yung isang reference natin. Sa foreign text. Okay? So, yun pala yung magiging sagot, bear cave. Kasi alam kong bear lagi nasa zoo eh. Siyempre, limited na yung nalaman natin about bear. Last time I saw a bear was in Shanghai Zoo pa. Shanghai, oh, tama, sa Shanghai Zoo. Nung nasa China pa akong nakaraan. Next tayo. Eto, bird nest. E di ang magiging sa... Ito pala, may sagot na pala dito. O, tingnan natin yung sagot. Baka kung tama ba tayo o mali. So, dito. Bird nakatira sa nest. Sabi ni Meshach, good tayo doon. Sinugot natin dito, bear nakatira sa cave. Tingnan natin kung tama. A relationship sentence for bird nest might be, a bird lives in a nest. O tama yung ano naisip natin. Another could be, a bird builds a nest. Totoo naman, gumagawa ng nest yung bird. We have to test each choice by plugging it into the relationship sentence. So, pag-pressured kayo sa exam, there's no way, talagang isa-isa inyo talaga yan. So, pabilisan kayong, ang labanan dyan, pabilisan. Sa PNP exam, marami yan eh. Tsaka sa ano, PNPA exam, tsaka sa PMA exam. Nung naalala ko, nag-test ako, ang daming ganito. Nag-uumapaw. Kailangan mabilis kayong ano, mag-isip para ma-save niyo yung time. So, dito, hindi na binigay yung sagot, pero yun ang sagot kasi sinitch naman natin, di ba? Hindi lang tayo makarelate sa Pilipinas kasi wala man tayong, wala tayong bear sa cave, di ba? Yeah, kasi ano eh, meron lang tayong snake, bats, tsaka spiders, yung mga tarantula, di ba? Nasa cave yun. Okay. Summon, dismiss. Ano yung, ay, may nag-message. Mabilis sumagot si Elmer. So, summon, dismiss. Ano yung relationship nito? So, merong call, reply, intend, try, intervene, meddle, gather, disperse. Summon kasi ay tawagin eh. Dismiss, ipawala siya. Di ba pag summon, ano? Summon him here. Patawag mo siya dito. Dismiss, paalisin mo siya dito. So, antonyms, di ba? Magkasalungat, bale. So, ano dito ang magiging sagot? Ayan, Kyle Kurt Evangelista, pwede ka bang pumili? Sabi kasi sa thesis ko. Ito kasi yung thesis ko, guys, yung paano mag-discuss ng ang teacher sa classroom. Ina-apply ko lang sa inyo. So, Kyle Kurt Evangelista, pwede mo bang ibigay sa amin yung sagot mo tapos sabihin mo sa amin kung bakit? Si Zapanta na lang. Ganda nung camera niya eh. Linaw. Zapanta, ano yung sagot mo dito? Katulad po ng ano, sinabi niyo po, like words and antonyms po, di po gather and disperse. Dapat po, mamaya hindi ako sasagot para kayo sasagot. Okay. O anong sagot? Bakit? Para marinig. Na. Kasi katulad po ng sinabi niyo dun sa example po na analogies po kanina yung types, pati yung analogies po, yung words and antonyms po na magkabaliktad po. Magkasalungat. Ganun. Opo. Magkasalungat po. Like yung summon po, dismiss yung kasalungat niya po, tapos yung gather po, disperse yung kasalungat. Okay. Po. Kasi ano ba yung ano, gather and disperse sa Filipino para alam mo? Ay, para alam ng bawat isa sa room. Sa tingin ko po yung gather po yung ano, pagkasamahin po, tapos yung disperse po yung pagpapaiwalay na po. Oo. Parang gather, di ba, parang lipunin. Disperse, parang maghiwaiwalay kayo, di ba? Very good, Zapanta. Okay. So, yun, ang iintindihan pala natin. Pero, tingin nga tayo ng maraming samples. Kasi ang technique dito sa analogy, paramihan din ng vocabulary to eh. Kasi, alam mo nga yung relationship, alam mo na ganito dapat. Eh, paano kung di mo alam yung word? Eh, di nga din tayo. So, kailangan nating i-widen yung vocabulary talaga natin. Tingnan nyo to, pacify, calm. Di ba pag pacify, tingnan nga natin, sa panta ulit, pacify, ano ibig sabihin nun? Alam mo, hindi, ano to, live to, hindi man tayo perfect, no, kahit ako, nagkakamali din naman ako. Pag nagkamali ako, sabihan nyo lang ako, para ano tayo, masaya tayo. So, pacify, ano yung alam mong ID? Meron akong pinapakitang point dito eh, kaya ako siya nirace.
ano yung alam mo sa pacify, sa panta? O di ba parang minsan may mga times sa panta? Out of vocabulary po. O di ba? Yun yung pinopoint out ko. So, mahirap siya kasi hindi natin hawak yung ano. Hindi siya ginamit sa sentence, so hindi natin alam yung meaning. Ang technique dito, elimination. Talagang ganun ang mangyayari. So, kung alam mo yung mga words na to, i-identify mo yun. So, pacify, di ba, pakalmahin? Kunyari, galit siya, ipapacify mo siya para magkumalma siya. So, synonymous relationship to or synonyms to. So, hanap tayo sa sample ng ganun yung relationship. Ano yun? Identify, mysterious. Fortify, strong. Testify, suspicious. Mortify, happy. So, sa tingin ko, ang magiging sagot dito, talagang ako talaga, hindi, dapat pala kayo yung nagbibigay ng sagot, hindi ako. Okay, ganun daw dapat yan. Paul, ayan. Anong sagot mo dito, Paul? Pakita kayo ng camera para masaya, di ba? D po. Anong letter? B po. B, boy o dog? Boy po. Boy. Bakit kaya boy? Pwede namang dog? Yun sa pagkaintindi ko kasi, yung magkaparehas po. O, magkaparehas sila ng meaning, no? Tama ba, Paul? Apo. O, kasi parang pag fortify, parang strong yun, di ba? Parang, di ba, sanido nga? Sanido ba yon yung fortified? So, parang, it relates to the idea of strong. Okay, tingnan natin yung... Strong, apo. Ay, wala na palang sagot to. Okay, thank you for that. Marami pa tayong samples dito na hinanap ko. So, ito na yung kanina. Ay, teka lang ha, tingnan natin yung sample. Ito totoo, guys. Tingnan nyo yung mga other samples natin. Ito. Nakikita nyo naman, di ba, Jarina? Tama ba? Jarina? Nakikita nyo? Yes, sir. Okay, so tingnan natin. Ito yung mga patawag dito, analogies na meron tayo. So, kailangan kasi maraming samples tong analogies para lubos ninyong mag-get. So, shovel, dig, pencil, write. Ano relationship nito? Yung shovel, ginagamit natin mag-dig or mag-hukay. Di ba parang yan yung ano, kapag gumagawa ka ng sandcastle, yung may shovel, yung parang maliit na pala. Di ba ganun yun? Pang pala. Ayan, may mga nagme-message tayo. Ah, may hilig kayong sumagot ha. Dapat pala dito natin tinatawag yung mga ano. Ito yung mga tinatawag natin. O sige, tawagin natin sila ha. Okay. So, yun. Tama si Kyle Kurt Evangelista. Napakahusay ng batang to talaga. No? So, ano to? Function or purpose. Yung shovel, ginagamit natin pang... Instrument. O instrument. Yung pencil, ginagamit natin pang write. Basahin na rin natin to para intense. This is an analogy because shovel and dig go together in the same way. Kasi nga, ginagamit mo yung shovel pang dig, di ba? O. So, as we are having this discussion, nadadagdagan na rin yung vocabulary ninyo. Okay? How to read this analogy? Paano to binabasa? Shovel is to dig as pencil is to write. Okay tayo doon? Ito yung mga types of analogies natin na nabanggit kanina. Meron tayong synonyms or words na magkatulad yung meaning. Source or product, antonyms. Okay. Source or product, halimbawa, yung B. Ano bang product ng B? Ano? Audrey. Anong product ng B? Or B's? Di ba marami yun? Audrey. Sir? Oo, nararamdaman mo ba kami? Anong produkto ng bees? Oo. Bees, as in honey. Yung ano po, honey bees, sir? Oh, yeah. Bees. Honey bees, sir. Okay, honey. Nga, honey. Bees, honey. Okay, very good. Okay, good tayo doon. Yun yung product or source. Next, antonyms. Words na magkasalungat yung meaning. Pag naka-encounter kayo niyan, kailangan nyo talaga alam yung meaning ng word. Kung di, mag-elimination kayo. So, ang technique dyan, widen your vocabulary. Paramihan ng words, mas lamang kayo. Ganun siya. Part or whole, ibig sabihin, ano, yung parang finger to hand. Di ba yung fingers, bumubuo siya ng hand. Ganun. Object or action. Ano sample ng object or action natin? Ayan, yung mga magagaling sumagot yan. Ano sample ng object or action natin? Sir. Scissor yung and cut. Pencil. Okay. Pencil, tsaka, ano, write. Okay. Pencil and write. Pero parang source, I mean, parang rin siyang, ano, di ba? Purpose din. Pen or write. So, mamaya, makaka-encounter na tayo ng object or option. Animal habitat. Yung parang kanina, bird is to nest. Tsaka yung bear is to... Naisip ko kasi sa bear, panda eh. Kasi ang panda, di ba, siyong mao? Ang mao sa Chinese cat, siyong is bear. So, bear cat, siyong mao is panda. Yun yung naisip ko. Eh, di ba, yung siyong mao din naman nag-i-stay sa cave yun. Okay. So, yung panda hindi man nag-i-stay sa cave, di ba? So, yun. Note, possible solutions are provided for the exercises, but there are also other correct solutions to many of the analogies. So, tingnan natin dito. Find
If you find, you try to discover, di ba? And if you begin, you start as well. So ano to? Synonymous. Find and discover, they go together because they both mean the same thing. Synonymous sila. Pag sabihin, magkatulad yung meaning nila. Tapos, begin and start also go together because they are synonymous. Okay? They are synonymous. So, magkatulad silang meaning. Tingnan natin dito. Ito na, may mga blanco na. Ay, kailangan. Walang sagot eh, no? Pero may sagot kasi. Kayo na lang magpaliwanag para masaya. Zapanta. Ito, paliwanag mo yan. So, yung mga thoughts nyo lang naman, okay? So, pabasa tsaka palagyan ng sagot. Tapos, bakit sa tingin mo yun yung sagot? Ano po? Rinig po ba ako? Ano po? Katulad po ng... Ay, nandiyan na pala po yung sagot. Ano po? Same okay. Meaning po kasi. Katulad po ng right and correct. Right, okay. Correct. Same meaning po. Tapos yung under and below, same meaning po. Okay. So, okay tayo doon. Pero magkakaroon kayo ng hirap sa pagsagot nito pag hindi ninyo halimbawa alam yung meaning ng below. Pero siguro pag sinabi ninyong below, parang obvious naman na marami sa atin alam yung meaning. Pero yung iba, nahihirapan din ha. Yung below, marami sa atin na nakakaalam yung meaning. Pero pag nagkaroon ka ng word kasi dyan na hindi mo alam, doon na tayo magkakatalo-talo. Okay? So, thank you, Zapanta. Next tayo. Ito na pala yung paliwanag, oh. Oh. Right, correct, under, below. Below is a correct answer because below is a synonym for under. Number 8. Solve these analogies by adding a synonym. Back, ito, rear. Ano ibig sabihin ng rear? Puti na lang na-encount. Huwag niyo muna basahin to ha, para masaya. Kasi hindi ko na siyempre matakpan yan. Pag sa actual class, tinatakpan ko yan. Okay? So, tawag tayo. Jillian. So, ano ibig sabihin ng rear? Ano po? Feeling ko po ang meaning ng rear is parang itaas. Or unahan. Actually, yung rear, kapatid, Jillian, thank you Jillian for sharing that, yung rear, likod siya. Yung parang, likod, rear view. Rear view, rear pocket. O, yun, good tayo. So, rear is likod. Okay tayo doon. So, ano relationship ng back tsaka rear, Jillian? Di ba yung back, likod, yung rear, likuran. So, ano relationship ng dalawang words na yun? Pareho po sila ng ano, meaning different lang ng terms. Ayan, very good. So, tama. So, ano yung magiging sagot natin sa flat? Given ba yung sagot? May sagot ba? Ano sagot natin sa flat? Kailangan, yung maging sagot, synonymous with the word flat. Siguro, pag nagkaroon tayo ng, hindi naman usual na magkakaroon kayo ng, wala pa ako na-encounter, na test na analogy na walang options. Gets nyo? So, sa ganito, magkakaroon ka ng idea ano yung magiging sagot. So, kung titingnan mo yung options, kailangan ang signal nun sa utak mo, sasabihin niya, dapat ang sagot mo dyan, yung word na synonymous with the word flat. Okay tayo doon? Mari ngayon, hindi natin malaman yung word na yun. Pero pag may options, mas madali na tayo mag-elimination. Okay tayo doon? Hindi siya surface eh. Hindi siya pwede maging surface. Kasi pag sinabi mong surface, hindi siya synonymous with the word flat. Diba? Iba pa yun. Oo. So, pwede yung leveled. Okay? Good tayo doon. May answer po kasi sa ibaba. So, tignan natin yung sagot mamaya sa ibaba. Ah. Okay. Parang sabi ni Luis, pinapahirapan yung sarili niyo. Yung sagot nasa baba. Okay. So, tignan niyo to. Okay? Horizontal. O pwede rin naman. Pero ang mahalaga lang naman dito, guys, it's not really for you to identify the word itself. Kasi you would be presented, wag tayo nag-i-English. Kaya nga pala tayo may ganito para mag-Tagalog. Sorry ah. Okay. So, magta-Tagalog tayo. Okay. Kaya lang tayo may ganito para malaman ninyo na ang sagot dito dapat synonymous or magkatulad yung meaning sa flat. Ganun siya, guys. Okay? Siguro marami kayong word na naiisip. Totoo naman yan. There are parang maraming words talaga sa English. To be honest, baka nga wala pa sa 80% yung alam ko eh. Or 70%. Kasi sobrang dami talagang words sa English. Okay? At nadadagdagan pa siya patuloy. Okay tayo doon? Next. Ito, courageous, brave. Magkatulad siya ng meaning, di ba? Ano yung sly? Ano ba yung ibig sabihin ng sly? Tapos, meron siyang space dito. Dito tayo magkakatalunan. Bakit? Kasi, pag na-encounter mo to, di mo alam yung ibig sabihin ng sly, di ba? Sometimes, nahihirapan ka. Paano mo sasagutin to kapag ka-exam? Ako ganito yung style ko. Okay? Courageous, brave. Titingnan ko muna yung relationship. Similar meaning. So, ang gagawin ko, titingnan ko yung options. Ano doon yung may alam akong similar meaning? Ngayon, kapag alam ko naman yung mga words sa options, ma-work out ko kung ano yung ibig sabihin ng sly. Nagigets niyo? Ganun yung way ng pagsagot nito. Okay?
Kaya nga lamang ang mas marami yung vocabulary dito. Okay? Dito tayo. Small, little, synonymous. Kasi synonyms pala to, kaya puro sabi ko ba't puro synonyms? Synonyms kasi yung category na to. Okay? Eh yung quiet, ano? Small, little, quiet. May sagot ba kayo dito? O sige, basta synonyms ng synonym dapat sa quiet yung maging sagot dito. Na routine, yung wealthy kailangan synonyms synonymous with the word wealthy. Terrifying and frightening, synonymous siya. Calm, kailangan dito ay ano? Synonymous, parang ano? Peaceful, ganun, 'di ba? So 'yun, yung tayo sa solutions. Ang solutions, back, rear. Ano 'yun? Back and rear, parehas na tumutukoy sa likuran. Ito pala yung sagot, guys. Pinahirapan natin yung sarili natin. Sinasagot na pala nila kanina, 'di ba? Okay. Maganda rin talaga na mabilis kayong magbasa. Okay. Para nakikita ninyo, okay. So ang sagot doon pala ito. Level. O tama. Ang level pala tumutukoy din sa flat, 'di ba? Na-imagine niyo 'yon. O to. Ito. Sneaky pala 'yon. Ang ibig sabihin ng sly. Magkatulad siya ng meaning. Sneaky, tapos yung sly. Next. Quiet and silent. Pero kasi tandaan nyo, although words may be synonymous, they may not really be equivalent with one another. Kasi ang mga word, kunyari, parang pretty and beautiful, di ba parang synonymous sila? Pero iba yung level ng pretty at iba yung level ng beautiful. Parang ano, pogi tsaka gwapo. Anong, tingnan natin kung anong pagkakaat. Anong alam ninyo sa understanding ninyo sa pogi tsaka gwapo? Jarina, anong pinagkaiba ng pogi tsaka gwapo? Wala sir, pareho lang yun para sa akin. Siguro kasi babae si Jarina. Hanap tayo ng lalaki para mas nakikita ninyo yung difference. O sa Panta, anong pinagkaiba ng pogi tsaka ng gwapo? Wala rin pong pinag-iba sa akin. Pogi pati gwapo. Pero ano yung mas malalim doon in terms of level? Kunyari, may dalawa kang taong alam. Halimbawa, ano yung parang may mas malalim or parang mas light lang? Sa tingin mo ba sa level may pinagkaiba siya? Sir, come again? Sa tingin mo ba parang in terms of leveling or sabihin na lang natin cute tsaka pogi, halimbawa, ano doon yung parang pinagkaiba nun? Diba? Both yung, are attractive, ano, synonymous siya, pero anong pinagkaiba doon? Walang maano, sir. Feeling ko same level lang po sila. Pwede ka kasi maging cute, pero di ka gwapo. Pwede ka rin maging gwapo. So parang halimbawa, yung cute and pogi, di ba? Halimbawa, or cute and gwapo. Parang they may be attractive, pero yung definition nun, magkaiba pa rin talaga. Okay? So yun yung idea ng synonymous words, ha? They may share the same meaning, maaaring magkatulad yung meaning nila, pero magkaiba pa rin din sila. Okay? So dito tayo sa solutions. Yan, nabanggit na natin. Tingnan nyo to. Terrifying, frightening, calm, peaceful. Yung terrifying, nakakatakot siya. So similar meaning siya with frightening. So yun yung unang pair natin. Dun sa pangalawang pair natin, yung calm, ay ano, peaceful. So same siya yung meaning. Parang kailan ba nagiging calm or peace? May mga ano, may mga nanonood sa atin na talagang starting from scratch. So nandito si Jarina para ipaliwanag kung ano yung calm. Parang nagulat si Jarina. Sabi niya, bakit ako? Anyway, kailan masabing calm yung isang lugar para sa'yo? Kapag tahimik. Payapa, ganun. Pero hindi lahat ng tahimik, payapa. Maaliwalas. Okay, maaliwalas. Very good. Nai-gets ninyo? So, yun, magka-share. Ano siya? Magkatulad siya ng meaning. Next tayo. Serious, funny, huge, tiny. Pag serious, funny. Ah, parang magka-antonym to, di ba? Okay, so ito. Serious, funny. Okay, so ito, king. Oh, salita ka nga, king. Ano yung sa tingin mo relationship ng serious tsaka funny? Pwede bang seryoso ka tapos nakakatawa ka? Anong relationship nun? Sir, antonym. Okay, antonym siya. So magkasalungat siya. Pero guys, tandaan ninyo, hindi kayo dapat mag-overthink dito. Kailangan nyo parang general lang. Kasi minsan, ako personally, may tendency ako mag-overthink. Sabi ko, pwede namang, di ba, pag serious ka, ano siya, antonym or kasalungat siya ng funny. Pero, hindi ka pa pwede maging funny kahit serious ka. So parang na-gets nyo yung thought. Pero, bawal ka mag-overthink sa ganito. Kailangan yung pang-general na sagot. Kasi pag nag-overthink ka dito, una, tatagal ka. Pangalawa, hindi tama yung masasagot mo. Okay? So, kailangan ano general yung maging sagot mo. Bawal mag-overthink sa ganitong test. Huge and tiny. Ano yan, King? Yung relationship nito. Huge ay? Sir, ganun din po. Huge, malaki.
Oh, huge malaki, tiny. Ano, malaki or... Oh, huge malaki. Tiny. Tiny, narrow o kaya maliit. Maliit okay. Or masikip. Ay, maliit. Oo, maliit. Iba na, yung masikip ay narrow, di ba? So, marami narrow. Mga words. Oo, yung marami mga words dyan. Yung huge, halimbawa, pwede maging large, pwede maging gargantuous. May ganyan term. So, marami siyang mga words na pwede tayo gigantic, halimbawa, na pwede tayo maging familiar. Okay? Titanic pa nga eh, di ba? Came from the idea of Titan, oh, di ba? Serious and funny go together because their meanings are opposite. Magkasalungat. Their antonyms, huge and tiny, also go together because they're antonyms. So, yun yung pinaliwanag natin. Next, new, old. Di ba pag bago at saka luma, magkasalungat yun. Ito yung narrow king. O, tingnan nga natin to. Complete this analogy, paliwanag natin. So, tawag tayo ng isang tao dito. Summer in the house. Okay? Tita, anong sagot mo sa number 11? Wala siya. Tawag tayo ng iba. Okay? Si Lizette. Ganda lang uniform sa school nyo, Lizette. Ganyan ba yung uniform sa school nyo? Lizette, anong sagot mo dyan sa number 11? Lizette, are you there? Ayan, nandiyan pala si Lizette. Anong sagot mo dyan, Lizette? Wide po. Bakit wide? Pwede namang iba. Bakit wide? Kasi po, ano po, antonym po yung kumbaga yung relationship po ng words, sir. Antonyms po. So, yung new and old, pag halimbawa, bago, tsaka luma. So, antonym siya, magkasalungat. So, yung narrow, makipot. Tapos, ang antonym nun ay, anong sagot mo, ano, Lizette? Wide. Wide. Ano yung Tagalog ng wide? Malapad? Or parang maluwang. Diba? Parang may ganyan siya idea. Okay. Malawak. Or malawak. Okay, very good. Na gigets niyo yung point, okay? Next, more samples tayo para mas masaya. Meron pa dito, marami dyan, no? Ay, sorry, iba, Facebook ko na pala yun. Okay, then tayo, number 13. Solve these analogies by adding antonyms. Na nandito naman din yung sagot. Okay, tingnan natin to, ah. Open, close. O, di ba antonyms yun? So, bukas, sara. Up, down, taas, baba. Okay, up, down. Ito, next. Correct, mistaken. Tama, mali. Dito, dangerous, safe. Pag may tanong kayo, let me know ha. Kasi tinitingnan natin yung mga ano, yung mga words. Kasi syempre, yung mga test, gumagawa ng test items, minsan tumitingin na rin yan online. Syempre, bakit ko i-stress ng sarili ko, meron namang online, di ba? So, na-guess din. Sir, question po. Yes, sinong may, kaninong boses yun? Parang golden na. Ako po, Camille. Okay, Camille. Anong tanong ni Camille? Yung tanong ko po, dapat po ba same yung level nung parehong nung analogy? Kunwari po yung una po, ay wait lang, paano ba explain to na naman? Sige, carry mo yan. Explain. Go lang. Pero kunwari po yung kanina, 'di ba po ano? For example, beautiful tas pretty. Pretty tsaka gorgeous. Okay. Okay. Kasi yung gorgeous 'di ba sobrang ganda. Dapat po ba ganun din po yung susunod na ano? Ayun sa ang may term diyan eh. Ang term niyan sa English ay ano eh, gradability. Buti na lang nag-aral-aral ako nung college, no? Ang term superlative niya, yata, ganda na. Ayan, to be used in the ayan. Ang term diyan ay gradability. So, able to be used in the comparative or superlative or with words such as very or quite. So far, sa paggawa ng test, merong pina-follow ang mga gumagawa ng test items na dapat hindi maging confusing. So, kung mapapansin niyo, pag marami na kayong exams na natake, tulad ko, halimbawa, tsaka ako gumagawa ng test items, tinatry namin na hindi maging confusing at maging sigurado yung sagot. Kasi kapag hindi sigurado, halimbawa, dalawa yung pwedeng maging sagot, magiging contestable yun. Contestable, di ba? Parang ano, pwedeng ilaban yung ireklamo yung item na yon. Kaya iniiwasan siya. Okay? Pero kung magiging ganun, if ever, halimbawa may encounter ka, Camille, isay mo siya ng level. Kasi ang idea, yung level ng relationship at yung kind of relationship ng unang pair, i-apply mo lang sa second. Ganun. Pero ang mahalaga dito, guys, hindi nyo lang siya ginagawa dahil trip nyo lang. Kailangan nalalaman ninyo yung purpose nito. Parang kayo, pag nag-aaral kayo, halimbawa, sa math nga, hindi ko na-achieve yun eh. Siguro kaya ako naging English major. Feeling ko. Kasi kapag ako nag-aaral ng something sa English, iniisip ko, bakit ko kailangan aralin yan? Kasi, una, para saan ba yan? At paano ko gagamitin yan? Kasi kapag ganun yung way of thinking ko, kung ano yung natututunan ko, tumatatak sa isip ko, natatandaan ko siya. Kasi alam ko kung kailan siya ginagamit eh. So, parang itong analogy, huwag niyo isipin na sa examination na to. Isipin niyo, like for example, may natutunan kayong bago. Magkakaroon kayo ng ano, maiko-connect mo siya dun sa bagay na alam mo na. Or halimbawa, may mga bagay ka ng alam, tapos naiko-connect mo siya sa isa't isa. Yung mga detectives, diba ganun? So, nagkakaroon ka ng better understanding sa mga bagay na alam mo.
Ganun siya. Okay? So, dito ta... Thank you for that, Camille. Ay, paano mo bigkasin yung pangalan mo? Oira or Wira? Oira po. Ah, Oira. Oh, very Oira. Good. Okay. Parang Japanese ba? Oira. Okay. So, mistaken, dangerous. Nasaan na tayo? It... Wait. Up, open, close, up, down. Kasi naman, ito hindi naglagay ng spacing, di ba? Correct, mistaken, dangerous, safe. Ito yung... Okay. Correct, mistaken, tama, mali. So, antonyms pa rin. Ligta, delikado, ligtas. Dangerous, safe. Next. Graceful, clumsy. Yung pala yung antonym ng graceful, clumsy. Di ba pag clumsy, parang makulit or tawag nga tayo. Oh, sige, yun na yun. Makulit or parang maaligalig, clumsy. So, graceful, parang okay or pino ka kumilos. Gentle naman, oh, yun nga, maayos kang kumilos, tapos harsh. Anong relationship? Antonyms pa din. Okay? Ito, fiction, non-fiction, toxic, non-toxic. So, yung non, na prefix ginagamit. Credit and debit, positive and negative. Di ba yung credit, ito yung paglalagay ng pera. Yung debit, yung pagbabawas ng pera. Tama ba? Okay, tayo doon. Nag-gets niyo yan? Next. Lame, sir. Ang dami namang words ni ano, King. Sino English teacher mo sa ano? Ito ko high school. Dapat naabutan ko yan. Okay, next tayo. Caesar's cut. Ito. Tingin nyo, ang ginugo na lang natin, maraming samples ha. Kasi maaaring ito yung lumabas sa exam ninyo. Tsaka para mag-gets ninyo. Pag may tanong kayo, bakit siya relate, ano, bakit siya connected to one another? Let us know. Sasagutin natin. Ito. Caesar's cut, eraser, erase. Siyempre, ano to? Function. Purpose. Di ba yung parang instrument? Oh, yan. May object or action, no? Tingnan nga natin yung ibig sabihin. Scissors and cut go together. Because scissors is an object and cut is an action. Ito pala yung kaninang pinag-uusapan natin. So, yung object or action, tumutukoy din siya doon sa purpose or parang sa instrument. Okay? Okay. Yung object, tumutukoy sa bagay. Yung action, saan ginagamit yung bagay na yun? Yung pala yung object or action. Next. Function. Yeah. Okay? Para saan? Eye is used for see. Eye is to see. Nose is to smell. Okay? Tama naman tayo dyan. Next. Solve these analogies by adding an action word. Sige. Wala. Ay, hindi. May solutions na pala dito. Or tingnan nyo to. Ear ginagamit sa pandinig. So, ano to? Function. Okay? Good tayo doon. Tingnan nyo to. Hand is ginagamit sa right. So, ito. Isa na tong analogy. Gets? Pinaghiwalay naman pala, guys. Ginagamitan ito. Oh. Diba? Tayo lang talaga hindi natin tinitingnan yung pagkakasulat. O, tingnan natin ito. Rooster, ay, alam ko na yung mga nakakalito sa analogy. Gumagamit dyan ng mga ibang words, halimbawa. Sadly, yung meron akong upcat reviewer na ginagamit. Meron yon halimbawa, may ibang mga terms na ginagamit sa hayop. Tapos, siya yung ginagamit dyan. So, I can't give the exact word by now. Nasa isip ko siya. Halimbawa, parang sheep or parang particular animal. Basta, may ganun eh. Tapos, yung age of maturity niya, iba yung tawag sa kanya. So, maging aware. Meron ba kayong naaalalang ganun? Okay. Kangaroo Joey. Ayan, yun yung Joey. Wait. Naalala ko yung Joey. Buti na lang nasa grupo tayo. Tingnan nyo to guys. Akala nyo yung Joey pangalan. Pero yung ibig sabihin ng Joey ay yung kangaroo. Pag nakakita kayo sa exam, halimbawa, ng kangaroo and Joey, kailangan dun sa option ninyo, ma-i-reflect nyo yun, yung younger version ng hayop na to. Tapos, iba-iba yung term na ginagamit. Kaya siya nakakalito. Okay? So, kaya nga, it goes back to the idea na I shared with you na kailangan wide yung vocabulary ninyo. Marami pa. Parang, merong common, merong ano yung boat? Alam nyo ba yung boat? Yung nilalagyan ng gravy. Kasama din to eh. Boat for gravy. Narinig nyo na ba yung word na yon? Natuturo ko rin to sa UPCAT review. Na-encounter. Buti na lang naalala ko yung term. Ayan o. Yung nilalagyan ng gravy sa ano? Sa mang inasal. Ay, hindi. Sa KFC pala. Yung nilalagyan ng ano gravy. Tawag doon boat. Gets nyo, guys? So, imagine ninyo, bakit challenge yung analogy? Pag naka-encounter kayo ng boat, then yung, ayan o. Medyo may ganito naman sa ano, di ba, KFC? Medyo binago lang siguro. Tama ba? May ganito ba sa KFC? Yung lagayan ng gravy. Pero parang ang ganda nito. Baka pancake house po yata yun. Oo, pang IHOP. Pang IHOP to. Parang sa KFC, pang ano eh. Pang may. Pang commoner. Pero may ganito sa KFC yung lagayan ng gravy. Pang commoner.
parang pang ano eh, parang hindi ganito ka-social yung sa ano, KFC. Pero may gantong lagayan sa ano. Hindi nga legit. Hindi ako nagbibiro. May ganito talaga. So, imagine niyo, pag na-encounter niyo yung boat sa ano, analogy, akala niyo boat na ano, yung sakayan ng tao sa tubig, not realizing may mga gantong term. So, ito yung mga hindi yung panduga. Ito yung mga ano, pang-patid sa test. Gets nyo? So, dapat mag-widen kayo ng vocabulary. Sa mga UCAT reviewer, maraming ganyan. Pero at least na-aware kayo na may ganong boat, yung lagayan ng Grady, tapos yung Joey, younger kangaroo, marami pa yan. May mga younger version ng mga hayop-hayop. Okay tayo. So, pag nakakita kayo nun, huwag kayong malito. Okay? Huwag nyo isipin na yung boat, isang term lang. Marami siyang ibang meanings. Okay tayo dun? O, boat, pang float, airplane, pang fly. Broom, pang sweep, pang wales. Yung shovel, pang dig. Okay, next tayo. Marami pa yan yung mga hayop, guys, na ano, switch natin, ah. Words of animals that are rare. Live tayong nagsasearch, guys. Hindi natin ma-search. Like, halimbawa, yung Joey. Ito yung Joey, oh. O, diba? Dapat na-search ko yan. Pero, at least nalaman natin meron. Okay? Next tayo. Proceed tayo sa sunod. Share nyo na lang yan sa ano. Ay, yung mga manonood ng videos namin sa YouTube, pa-share na lang sa comments para masaya, di ba? Okay? Magdagdag kayo doon. Okay? Next. Butin. Ayan, cob. Tsaka baby lion. Yung cob, lumalabas din yun. Ano ba yung cob, guys? Very good. Lumalabas yun, ha? The young of a fox, bear, lion, or other carnivorous mammal. Ano ba sample niyan? Ito yung sample ng cob, guys. O, di ba? Ang cute. Wala man tayo niya sa Pilipinas, eh. Sa zoo lang, di ba? So, hindi naman siya native sa ating sa Pilipinas. Okay? Dito tayo, guys. Next tayo. Diba ang dami na nating na-encounter? Ito. Well, water. Ano ba yung well? Di ba balon yun? Ibig sabihin kung anong meron doon. So, sa well, may water. Sa beach, may sand. O, di ba? Ang bilis ng mag-ano, di ba? Mag-solve ng analogy. Sir, unknown corpse ng man versus woman. Tawagin natin si King para ipaliwanag itong sinabi niya. King, pwede mo bang sabihin yung unknown corpse ng man? Ang corpse kasi ano eh? Katawan. Sir, ano? Hmm. Sa lalaki, John Doe. Tapos pag sa babae, Jane Doe. Pa-type nga. Dun sa ano? Sa chat eh. Hindi ko na-process eh. Opposite ng love, edi hate. Diba? Tama ba? So, pero... Jane Doe, girl. Anong idea ng King? Jane Doe, girl. Jane Doe, John Doe, boy. Sa analogy din siya. Okay. So, may mga ganun. At least, we get to know about this. Okay? Next tayo. Tree lumber quarry. Sa tree, nakakakuha tayo ng lumber. Di ba ito yung ano? Parang log. Tapos, sa quarry, ano ba nakukuha natin sa quarry? Ano ba yung quarry? Depth natin. Pag nagsisearch kayo, quarry depth. Ito yung quarry. Minahan siya. Gets nyo, guys? Minahan ba siya? Tingnan natin sa definition. A place, typically a large deep pit, from which stone or other materials or have been extracted. Minahan siya. Maraming ganyan sa ano, Palawan. May taga Palawan ba dito sa mga nanonood? Sa, like sa Rio Tuba, maraming ganyan na inilaban yung itigil ni Gina Lopez before. Okay? Next tayo. Okay, people. Dito tayo. So, okay. Yung field, corn, pond, fish. Sa field, may corn. Sa pond, may fish. So, ano yung makukuha doon? Next. Sa mine, pwede ka makukuha ng diamonds. Sa oyster shells, pwede ka makukuha ng pearls. Okay? Pag may question kayo, let us know, ha? Bali, nag-go over tayo ng maraming review to. Kaya nag-go over tayo ng maraming analogies para pag na-encounter nyo, if ever, alam nyo yung sagot. Okay? Next. Kasi yung mga test item makers, yung mga gumagawa, minsan, they take it also online. Para sigurado din sila sa mga pinaglalagay nila, di ba? So, yun. So, yung sheep, na dito kinukuha yung wool. Ano ba yung wool? Para alam niyo. Ito yung wool, guys, oh. Ang swabe na magturo sa ano ngayon, no? Sa Zoom, kasi pwede kang magpakita ng images. Di tulad sa classroom lang, mahirap magpakita ng images. Ito yung wool, guys, oh.
ganito pala yung wool. Gets nyo? Yan. So, balik tayo dito. So, yun. Sa sheep, kinukuha yung wool. Sa silkworm, kinukuha yung silk. May video niyan eh, paano? Bali, parang kinukulture sila or pinapag-grow sila. Okay. Sa palm tree, kinukuha yung coconuts. So, sa maple tree, kinukuha yung syrup. Palm tree pala, kinukuha yung coconuts. Okay. Next tayo. Sa paddy, may rice. Sa bog, may cranberries. Okay tayo doon? Yung paddy, para tong ano guys, sa Cordillera. Alam niyo ba yung paddy? Bali kung saan kinukuha yung ano, yung rice. Yung pala yung paddy. Ah, ito pala yung paddy. O, diba? Nakikita nyo? O, diba? Parang sa Cordillera. Tama ako. Kala ko mali ako eh. So, nagigets ninyo. Ganun siya. Next tayo. So, sa paddy, nakukuha natin yung rice. Sa bug, nakukuha natin yung cranberries. So, pero kasi hindi tayo aware sa bug eh. Kasi, syempre, sa Amerika yan. Or sa ibang bansa yan. Tingnan natin yung bug. Para masaya. So, dito kinukuha yung ano, cranberries. O, diba? So, sa gantong area, mamakuha yung cranberries. Okay tayo doon. Ano ba yung bog, people? Ang bog, wet, muddy ground. Too soft to support a heavy body. Okay? So, muddy ground siya. So, doon makukuha yung cranberries. Okay? May mga nag-message, carpet sa Minecraft. Haha. Indifference means na lakang pake. Ay, hindi. Kala ko nag-bisaya siya. Indifference means na wala kang pake. So, tama yung hate and indifference in a way. Yeah. Pero that is awkward, no? Kasi there is some people... Apathy. Oh, yeah. Apathy. Anong apathy? Hindi ko magets. Apathy. Apathy. Parang awa yung apathy, di ba? Tama ba? Apathy is this. Apathy depth. Di ba? Ang suabe na ngayon. Apathy, lack of interest, enthusiasm, or concern. Parang wala ka lang pakialam. Okay? Ganun siya. So, yung kanina about hate, it's awkward, no? Kasi some people who are in a relationship, they sometimes hate one another. So, can we conclude that if, like, for example, two people come at a point, I mean, who are in a relationship and reach a point na they hate one another, would it mean to say that there's no love? Parang ganun. So, if that is the analogy. And gets niyo, yung analogy would make you think well, would make you think deeper. Kasi if you're saying that the antonym of love is hate, would it mean to say that if you are in a relationship wherein you get to hate one another, would it mean to say that it's still worth it to continue that relationship if love is no longer existent? Diba? So parang napapaisip ka sa mga gantong analogies. Diba? It would make you think deeper. Okay? Next tayo. Malapit na hanggang ano lang tayo, 9:15. Tapusin na lang natin 'to kasi all-encompassing naman 'to hanggang 43. Maganda 'yung mga options. Okay tayo? Dito tayo. Yung toe, foot, finger, hand. So anong napansin niyo dito? Yung toe makes up foot, fingers make up a hand. So part of a whole. Next, yung room, part siya ng house. Yung chapter, part siya ng book, part of a whole na relationship. Dito tayo. May sagot na ba 'to dito? Okay. So, una, steering wheel. Oh, sige. Steering wheel, part, ano yung relationship nito? Steering wheel sa automobile. Part siya ng, ay, ano siya, part siya ng automobile. Yung wing, part siya ng airplane. Yung branch part, eto. Yung branch part ng tree. Boxcar, part siya ng train. Okay? Kernel, part siya ng corn. Yung grain, part siya ng wheat. Yung leg, part siya ng chair. Handle, part siya ng cup. Yung kung saan hinahawakan yung cup. Okay? Word, part siya ng sentence. At letter, part siya ng word. Okay? Indifference means lack of interest or stoic. Thank you for that, Sharina. Dito tayo. Hanggang 43 yung samples natin dito. Okay? Spider, web, bird nest. Anong ginagawa ng spider sa web? Ano nga tayo? Tawag tayo isa-isa. Paliwanag ninyo. Self-explanatory naman to eh. Jarina, 30. Ikaw yung magpaliwanag sa amin. Parang masaya, di ba? 30. Isa-isay natin, ha? Para... Yung spider, sir, nakatira siya sa web. Tapos yung bird, nakatira siya sa nest. Ganun. Okay, very good. Number 31, Camille. Para sa klase, no? 31, Camille. Go. Teka lang. Nawala ako. Nagkagawin. Papaliwanag mo ba? Ganun, okay? Good. Bakit ganun?
Okay, good. Ano mong answer ko? Wait lang. But, okay. Bawal basahin, ha? As possible, ha? Kailangan, kailangan di mong binabasa yung ano, ha? Ganun. Okay, good. Paliwanag mo. Yung parang kanina, natatawa ako. Kung saan siya nakatira? Like, kung saan... Oh, saan nakatira yung bat? My dear. Sa cave. Doon sila. Oh, doon sila sa loob ng cave. Bat nakatira sa cave? Yung bear nakatira sa? Den. Sa den. Ano ba yung den? Kung tirahan ng, ano, tirahan ng bear. Yun na isipin ninyo, okay? Next tayo. Number 33. Okay? Okay, yung 33, lahat yan, sasagutin niya na. Okay? Tsaka 34. Nandiyan na yung sagot. Paliwanag niya na lang. Okay? Matindi to. Kaya ang tatawagin natin dito, si Shaina Babar. Okay. 33 and 34. Go, Nak. Okay? Narinig po ako. Yes, naririnig ka namin. Crystal clear. Go. Parang parehas lang din po siya sa the rest. Kung po siya. Parang yung animal, tsaka yung habitat niya. Paliwanag so, mo isa-isa. Okay. So, ant is the hill. Yung ant doon po nakatira sa hill or yun. Okay. Tapos, yung bee is to hive. Yung bee po parang, yun, doon din po sila nakatira. Nag-form po sila ng hive. Tapos, next, tapos, next po, cattle. Yun po yung parang young cow. Yun. So, mahanap po natin siya sa barn. Doon po sila nakatira. Tapos, next, chicken is to coop. Doon din po. Chicken, nagninirahan siya, coop. Tapos, pig is to sty. Sty? Guys, mas ito yung, commercial lang ah. Yung mga words na na-encounter nyo ngayon, ito yung parang unfamiliar kayo, pero dapat nyo tandaan. Halimbawa, yung chicken, ang tirahan niya pala, coop. So, pag nakita nyo ito sa test, tandaan ninyo yung mga terms na to. Ito yung mga aring unfamiliar kayo, pero ito pala yung hinahanap ninyo. O, Shaina, magpatuloy. Pig. Pig sty na tayo. Pig, yung sty, yung pig pala naninirahan sa sty, hindi pala sa pig pen, di ba? Pero syempre pig pen din. Yung sty yung other term. Oh, horse. Oh, go back. Ano? Horse is the stable. Yun naman. Horse is the stable. Tapos giraffe sa mga grassland. Since yun nga din, yun po yung nature nila. Next, polar bear is the tundra. Oh, tiyan mo, nagkakaroon tayo ng bagong ano, bagong terms. O, buti na go over natin to. So, tandaan ninyo. Pag nakalimutan ninyo, panoorin nyo lang yung video. Mga ano to. Panoorin nyo mga 1,000 times. Podcast ninyo, ganun. Okay? Polar bear sa tundra pala nakatira. Try lang natin. Search natin yung tundra. Ano ba yung tundra? A vast, flat, treeless Arctic region of Europe. Parang ganito. Di ba po ba tundra yan? Tinitignan ko lang kung... Eto, merong ano, meron sa Britannica. Pag you pala, oh, di ba binibigkas? So, tundra pala to. Tinitignan ko lang kung alam nyo yung tamang pagbigkas. Tundra pala to. Okay. O, patuloy tayo. Siya inago. Okay? Tucan is to rainforest. Di po alam ko na yung tucan. Oy, pero, kung di mo alam yung tucan, it would give you an idea, hayop siya na nakatira sa rainforest. Ano ba yung tucan? O, di ba? Ano na to, guys? All in na to. Alam na natin yung meaning ng mga words. Tinitigan natin. Ito yung toucan. Bird. Ah, toucan pala. May mga ganito sa movies, di ba? Ganito pala yon. Ang talino ni Lizette. Oo, sabi niya bird. Ang bilis niya mag-message. Ganito pala yung toucan. Ito pala yung favorite bird ko. Hindi, joke lang. Favorite bird mo, hindi mo alam yung ibig. Hindi mo alam yung tawag. Eh, no? Ito yung laging nasa palabas, guys. Di ba? Toucan palabas. Tawag doon. So imagine mo, sa rainforest pala siya nakatira. Okay, go. Bald. Bald eagle is the temperate forest. Okay. Ano yung bald eagle? Para ba siyang bald na kalbong eagle? Tingnan nga natin. Yun pala yung toucan, no? Tawag. Ganun pala yung toucan tawag? Yung sarilyo ko. Bald eagle. Ah, hindi naman pala talaga siya bald. Kala ko yung bald na, parang yung eagle na may bald. Hindi man siya bald talaga. Okay. Good niya yung bald eagle. Ganyan pala yun. Okay, good. Oh, sa Rio. Yung parang palabas na Rio. Mga toucans pala yung tawag doon. Okay? Sa rainforest pala sila nakatira. Okay. 34. Okay? Sino yung 34 natin? Ayan. Yun na pala yung 34. Okay, next tayo. Sort these pairs of birds into three categories below. Okay? Okay. Synonyms, antonyms, object or action. Okay, tingnan nyo to. Shine, clock, tick, clock. Cry, wait. Sort these pairs of words into three categories below. Try na lang yan. Huwag natin aralin yan. Okay. Ngayon tayo sa, ano, sa mga common. Okay? Next tayo. Ito na lang. Sort these pairs of words.
hindi, aralin natin kasi baka mahalaga pala yun. Shintlok, Tiklok. Ano relationship nito? Shintlok, Tiklok. Sunshine. Sunshine. Ano yung relationship nito? Sinong makasagot sa ano? Sa group na to? Okay. Sir, Sun tsaka Shine po yung ano. Ah, yung mag... Ah, sino nagsalita na yun? Matalino yun ah. Sino yun? Alamin natin. Sino? See? Si King talaga, no? Talagang namumuro talaga, no? Sabi niya, talaga yung utak ni Sir Grapie, hindi naman umaandar pag gabi. Okay, thank you. Very good. Yung Sun, nagsha-shine. Mautak talaga to si King, no? Oh, galing yan sa school kung saan ako nag-aral. Right, King? 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 Sir. Nandiyan ka sir. Ba? Alam mo, paano yan? Nag-message siya sa akin. Share ko lang sa inyo. Sabi ko, saan school ka graduate? Ganyan. Sabi ko, dyan pala ako graduate. Tapos sabi niya, oo. Tapos sabi ko sa kanya, naalala mo ba na merong tarpaulin dyan na nilagay sa entrance ng school na yan? Na nagtagal ng... Gano'ng katagal yung tarpaulin na yon, King? Matagal, di ba? Nilagay yung tarpaulin na yun. Umabot din, sir, ng buwan yan. Opo. Opo. May nilagay na tarpaulin doon, ilang buwan. Tapos sabi ko sa kanya, hindi niya ako kilala. Hindi niya ako kilala. Sabi ko sa kanya, pero nag-message siya sa akin eh. Yung nagpapasubscribe. Tapos sabi ko sa kanya, kaya mo bang tandaan yung picture ng tarpaulin na yun? Tapos sabi niya, opo, sir. Ako yung nandun sa gitna. Tapos sabi niya, ah, kayo po pala yun, sir. Naalala mo na, King? Yes, sir. Kung alam mong nakikita ka na niya dati pa, dun sa tarpaulin na yun. Opo, hindi ko po kayo napansin, sir. Labas-pasok siya dun sa school na yun. Tapos di niya alam. Ako pala yung kinukontak niya sa tarpaulin na yun. So, ko, ah, nandiyan ka pala sa school na yan. Kasi may tarpaulin kami dyan na tumagal ng ilang buwan, di ba? Na labas-pasok sila dun. Tapos nung na-meet niya ako, hindi niya pala alam na ako yung nandun. Kaya, hindi ko napansin. May nag-award din kasi yung school namin. Tapos na-awardan ako nun. Next tayo, Otto. Alumni Association. Oo, may mga pa-award sila. Thank you, Pitogo High School for that award. Baka yung makapanood from them. Okay, next. Ito, cry, pen, write, give. Ano yung cry, guys? Ano yung cry? Ito, tingnan nyo yung image siya. May words na akala nyo, yung limited lang siya. Pero marami pala siyang ibang meaning. Sino yung nakakaalam ng meaning ng cry? Kasi dito, wait. Sunshine, the clock ticks. Yung love, ah, ito pala, love cry. Nalilito tayo sa pagkakaano. Alam mo, dapat baguhin tong website na to. Hindi maayos yung spacing. Tama ba, Camille? Mali yung spacing, yun tayo nalilito eh. Yung love cry pala magkadugtong, hindi cry pen. Okay. Yung love, tawa, tsaka iyak. So, antonyms to, di ba? Yung pen, right. Ha? Ulit nga. Love cry. So, tawa, tsaka iyak. Tama ba, guys? Anong relationship nun? Antonyms. Bakit dito pen, right? Sino makakasagot nito? Nung part na to? Yan. Magulo eh. Love cry. Baka ano, yun... Guys, wag nyo na isipin may partner siya. Yan na lang tingnan niyo. Sir, feeling ko yung ano. Hmm. Wala silang partner-partner. O kaya siya... Yan din yung naisip ko. Nauna mo lang sabihin. So, yung love cry, antonym siya. Yung pen, right? Function or purpose, di ba? Tapos yung give, receive, antonym siya. Okay? Right, correct, synonymous, transparent, opaque. Ano yung transparent tsaka opaque? Ano definition ng opaque, guys? Transparent po, yun po yung parang glass. Tapos yung opaque na para pong cardboard, yung ano po, yung light hindi po nakapag-pass. So, kapag po opaque, light cannot pass through. Ah, mausay. May natututunan tayo sa mga viewers natin. No? So, transparent, tumatagos yung ilaw. Opaque, di tumatagos yung ilaw. Tama? Napakahusay. Kaninong boses yun? Ni. Kanino yun? Audrey. Audrey. Ano apelido ni Audrey? Lisandra po. Anong school ni Audrey? La Salsabel po. Oh, mausay. Magkano tuition fee sa La Salsabel? Tinanong na rin, no? Scholar po ako, scholar po. Ay, scholar, very good. Pero yung bayad ng mga kasama mo, magkano? Mahal dyan sa La Salsabel. Magkano yung tuition fee ng mga kasamahan mo dyan? Pero po, scholar po, mga kasama ko po dyan. Night school po kami. Ah, okay. Napakahusay. Okay, next. Ambulance, rescue. Siyempre, ginagawa ng ambulance, nag-rescue sila. Yung liquid, fluid. Yung shout, para siyang nag-i-scream ka. Di ba pag nag-shout ka? Okay. Dito na tayo, 36. 243. Okay? Malapit na to, guys. Para maging familiar tayo, mas maraming samples, mas maraming
mas masaya. Para, bongga. Si ano kasi, si Lloyd Keller din na lagi niya sinasabi, para bongga. Okay. Good. Ginagaya ko. Okay. Nakakatawa siya. So, dito tayo. Synonyms, antonyms, object, action. Ito. Right, correct. So, synonymous siya. Liquid, fluid, synonymous. Shout and scream. Parang na ano na natin to. Love and cry. Give and receive. Hindi, ito yung sagot dun sa taas. Dun sa baba. Ayan guys, malapit na tayo matapos. Hanggang 43 lang. Ito. Sort the spirits of birds into the three categories below. Ito na lang yung may sagot para masaya. Okay? So, walnuts, stream. Hindi mali. Ito, three walnuts. Sino mga kapaliwanag nito? Okay. Yung dito. Okay? Feeling ko yung pinagkukuhanan. Sa tree, pwede ka makakuha ng walnuts. Sa stream, pwede ka makakuha ng gold. O, diba? Tinitingnan ko lang talaga kung alam ninyo eh. Next tayo. So, yung bees, nagpa-produce siya ng honey. Tama? Yung dime, nakabuka ng dollar. Part of a whole. Diba? Ang ina-identify natin ng mabilisan, diba? Wait. Hotdog. Mag-mute tayo. May nag-hotdog eh. So, para mag-mute. Paano mag-mute, guys? Pa-mute na lang, ha? Hindi ko ma-mute eh. Ayan. Dollar. Ayan. Dime, makakabuka ng dollar. Yung bead, makakabuka ng necklace. Yung key, makakabuka ng piano. Tama ba? Key ba yung tawag natin sa isang piraso nun? Sino yung mga nag-ano dito, nagpa-piano? Pa-define. Ano yung key, Camille? Yung ano? Yung isang ganon? Yung isang ganon. May white at may black keys. White at black. Yung isang pinipindot dun sa piano. So sa ating mga hindi nagpa-piano, unfortunately, so yung key pala, hindi pala yung key na ganon. Yung pambukas ng pinto. Yung ganon pala yun, yung pinipindot sa piano. Okay. Key, bumubuo ng piano. Yun yung challenge sa analogy. Kailangan, alam mo yung mga terms na ganon. Okay tayo? Foot, student. Ay, hindi. Toe, bumubuo ng foot. Ang relation ng foot siya sa student, di ba? Okay. Yung toe, bumubuo siya ng foot. Yung student, bumubuo siya ng class. Yung eagle, nakatira sa forest. Yung horse, nakatira sa stable. Ano yung stable sa Filipino? Ba, ano yan? Sabsaban. Tama ba? Guys? Sabsaban po yung run sa ano, lamb, sheep, ganun po. O basta yun yung tirahan ng ano. Yun yung tirahan ng horse. Yung whale nakatira sa ocean. Okay. Dito na, last na tayo. Last two sets na. Tapos i-wrap up natin ha. Okay. Pero 1 minute and 45. Pero i-reopen natin para magkaroon tayo ng wrap up. Okay. Next. Solutions. Kasi kailangan natin ano, pinapakita yung mga samples kasi maring lumabas na rin to. Actual items sa exam ninyo. Okay. Hand. Ano to? Ginagamit natin pang touch. Ay ginagamit natin to see. Okay, next. Ang car natin is a sample of an automobile. Ship is a sample of the... Ano yung relationship nito, guys? Yung car, sample siya ng automobile. Ibang, ano? Ibang tawag dun sa may ano, sir, kotse, kunwari. Ang ibang tawag pala sa ship boat. Oh, sige. Let's have that. Ibang tawag. Okay? Ganun or on generalization po, sir? So, ibang tawag, ibang treatment. Good. Yung work, other term ng labor. Incinerate, other term ng burn. Kaya pala yung parang incinerator. Yung incinerator, parang pangsunog yun, di ba? O pag nag, less than 1 minute, ha, balik kayo, i-close natin para magkaroon tayo ng idea. Incinerator, di ba pangsunog? Kaya pala incinerator yun. Okay. Incinerate, burn. Kasi yung work, labor. Next, synonyms. Yung failure, success, antonyms. Mistaken, correct, antonyms. Yung world, nandun yung earth. Ano relationship ng world and earth? Synonymous. World and earth, synonymous. Yung teacher and instructor, synonymous. Okay? So, less than 1 minute pa. So, kayo, i-wrap up natin. Tapos, i-cover natin yung last part ng part na ito. Okay? Dito tayo. Dito tayo sa solutions na. Sa garden, makakakuha ka ng tomatoes. Sa ocean, makakakuha ka ng tuna. Okay? Yung parang product. Si, may nag-raise ng hand. Sino nag-raise ng hand? Freya, do you have a question? Freya Penitente? Walang tanong si Freya. Okay. Next, yung blade, sa blade may ice skate. Sa wheel, paano to guys? Hindi sa blade, yung blade ginagamit sa ice, yung skate ginagamit sa wheel. Tama ba? Guys, yung blade ginagamit sa ice. Yung skate ginagamit. Ice skate po yan, sir. Ay, tama. Blade is ice skate.
Oh, tinitingnan ko talaga kung nakikinig kayo. Tama ba, Camille? O tingnan si Camille talaga nakikinig, no? So, yung blade, ginagamit sa ice skating. Yung, di ba sa mga sapatos, may blade po? May blade po. Very good. Nung utak ko minsan, di umaandar. Okay, next tayo. Yung wheel, ginagamit for skateboarding. Ah, yung parang ano, sa skateboard, di ba may wheel doon? So, ginagamit siya for skateboarding. Yung blade, ginagamit for ice skating. Next. Yung button, may kita sa shirt. Yung latch, may kita sa door. Ano yung latch, guys? Sino ba nakakaalam ng latch? Handle? Handle? Ah, latch pala ang tawag doon, guys. Ah, parang lock din. Camille, alam mo bang latch to? Oh, so, may kita rin yung mga... Oo, may kita. Latch pala tawag dito, guys. So, alam nyo na pagbibili kayo sa Shopee, ah. Lalagay nyo latch. Kailangan, yun yung thing, eh. Pagbibili kayo sa Shopee, dapat tama yung term na nilalagay nyo, di ba? Oh, so pag alam nyo na, kailangan alam nyo yung term. Marami yan, guys. Yung sa pinto, yung baba nun, threshold. Alam nyo ba yon? So, it's good for you to be familiar with those terms na rin. Makakatulong siya. Alam nyo yung tawag dun sa baba ng pinto? Parang ganito. Threshold tawag dyan. Alam nyo ba yon? So, may mga gantong terms na dapat maging aware tayo. Itong baba ng pinto, threshold tawag dyan. Threshold po, di ba domain? Ano siya, ito, alam mo yung baba ng pinto? Threshold siya. Ayan o, kita nyo. Or slider, sir? Hindi. Alam mo yung ano, pag pumasok ka sa pinto, hindi ka papasok eh. Pag dumaan ka ng pinto, yung baba nun, yung guhit sa baba nun, yun yung threshold. Kita mo, ayan o, yung yellow dito. Kita nyo? Guys, so why am I pointing this out? Marami tayong words na meron tayong nung gamit na yun, di natin alam yung tawag. So, i-widen natin yung vocabulary natin with those terms, okay? May nag-message eh, sa chat. Next. Threshold po, di ba, dumi? Ayan, bolster, not hot dog pillow. Ano yung, Preya, pwede mo pa-define itong sinabi mo? Bolster, not hot dog pillow. Ano yan? Pwede mo bang ipaliwanag, Preya? Hindi ba si ano, Preya? Sige, mamaya ipapaliwanag sa atin ni Preya yan. Yung hotdog na pilo. Ah. Okay. Next. Camel, makikita sa desert. Yung crocodile, may kita siya sa swamp. Yung parang ano, malamig na area. Nabasa. Di ba ganun yung swamp? Parang mga ano, sa river or something like that. Sa ano, pag nakapunta kayo ng Brunei, sa ano, Kampong Ayer. Kasi 'di ba yung sa bahasa yung ayer means water, kampong means village. So yung water village nila, kung saan may mga tao nakatira, marami doon ano, marami doon mga ganyan. May mga makikita mo na lang maliliit siya kung malalaki, nakakatakot. Pero lumalayo naman sila kapag ka may boat kayo. Hindi naman sila nangangain ng tao. So far with what I know. Okay, next. McDonald's, ang basa daw dapat dito. McDonald's. Tapos sila meron silang hamburger. McDonald's. Ganun nga, di ba? McDonald's. Tingnan niyo yung mga commercial, di ba? McDonald's. Di siya ano, di siya McDonald's. Talagang McDonald's. Ganun. McDonald's, ayan. Mga bigkas, guys, na tama. Yan. McDonald's, may hamburger. Yung Chick-fil-A, ano to, isa siyang, di ba nagko-call center ako paggabi? Ano siya, parang fast food din siya. So, yun. Meron silang nuggets. Maybe for what they are known for. Hamburgers are known. I mean, McDonald's is known for their hamburger. Chick-fil-A is known for their nuggets. Ganun. Source and product. Ayan. So yun, na-discuss natin basically dito kung ano yung analogy. Kailangan nating malaman yung thoughts, insights ng mga tao. Okay. Proceed tayo. Hindi. Mag-proceed tayo sa ano? Sa pagtawag ng mga tao ngayon, kung ano yung sa tingin nilang ano, purpose or insight sila about this. Iko-close na natin siya, okay? Tawag tayo ng tao. Meshak, ano yung ano mo? Insights, thoughts, realizations. Pero ang gusto ko lang i-work ninyo sa analogy sa yung mga terms, guys. Kasi yung relationship, kaya nyo nang alamin yan. Pero yung words na hindi ninyo, halimbawa yung boat, meron pala siyang, lagayan pala siya ng gravy, hindi lang siya yung boat na ginagamit for water na transportation. Yun yung mga gusto kong i-workout ninyo. Yung mga manonood ng video, or kahit kayo na rin, i-comment ninyo dun sa video na ito pag na-upload na yung mga words na yun para mas maging enrich yung discuss, mas ma-enrich yung dis-
discussion for that. So, Meshach, ano yung ano mo? Realization, insight, thoughts, comments, yung pulot mo for the day, ganun. About analogies. Sir, for me, siguro yung napulot ko sa lesson na po ito is yung how much important it is to really widen your vocabulary. Kasi itong vocabulary, hindi lang siya na-apply sa parang vocabulary section ng test, practically speaking. Pero pati na rin dito sa analogies. So, yung nga, very important yun. Kasi how can you identify the relationship if you yourself cannot identify what are the meanings of those world, of those words, diba? So, that's my take application po sa lesson dito. Okay, thank you for that. And paano mag-widen yung vocabulary? Ako, practice ko dati, mag-take note kayo ng 5 to 10 words. Sulat every time may hindi kayo alam na word na ma-encounter nyo, ilistan nyo siya. Tapos, pagkagabi, or basta may time in the day na wala kayong gagawin, aralan nyo yung words na yun. Kasi guys, pag inaral nyo 5 to 10 words lang every day, 50 to 150 words. Tama ba? 150 to 300 words na yun added to your vocabulary in 1 month. Kung gagawin mo siya in 1 year, meron ka ng 1,500 plus 300, 1,800 words added to your vocabulary. And for you to become an effective communicator in English, for you to comprehend text well, is for you to have a wide vocabulary. And hard work is required really for you to have one. Parang it cannot really be replaced. Okay? Kailangan mo talaga mag-work hard para mas ma-work out yung vocabulary mo. Okay? Dito tayo. Ayan, listen. Synonyms, trash. Trash and rubbish. Elevator lift. Kasi yung lift, ginagamit niya siya sa British English, di ba? Rubbish yung ginagamit for trash. Okay? May minigame na Guess the Picture sa Merriam-Webster that you can check as well. Okay? So, tawag tayo ng mga dalawa pang people before we end the discussion, no? Okay? So, ala ko si yung picture ni Jesus sa live, tumigil na pala. Shaina Babar. Parang insights mo dito, ganyan. Before we close the session. Parang sa analogies po, parang ang dami palang parang connections ng mga words na parang hindi pa po na-encounter. Parang ano po siya, basta po. So parang sa tingin mo, paano siya makakatulong sa pag-exam mo, halimbawa? Ano po siya? Sa tingin mo, paano siya makakatulong sa'yo, halimbawa, as you take an exam soon, ganyan? Parang fun, sir. Parang ano siya, yung connection, sir, parang nagbibigay siya ng hint, ganun. Hmm. Parang clue, tapos yun po. Okay, so basically makakatulong siya sa pag-exam, tapos pag-understand ng mga concepts and to make meanings or to have meanings of the things that you already know. Last na tayo kay Maria Cristina. Tapos close natin yung session. Maria, sharing mo? Basically po yung analogy is a test of your vocabulary. And then, sobrang mahalaga po kasi it tackles about the relationships of the different words po. Tapos, sobrang malaking tulong po siya kasi as a part of the exam po, sir. Although, let's say, like 20 items or what, pero madami pa rin po yan. So, mahalaga po na alam po natin yung relationships and purpose po nung bawat grade. Ganun. Okay. Thank you. Thank you, Maria Cristina, Meshach, and who's the other one who shared a while ago? Who's the other one? Shaina. Yeah, Shaina, Meshach, and Maria. So, sabi ni Yana dito, the purpose of analogy is to widen our vocabulary and also to use for comparison. It makes us understand words much easier. That is for the verbal thing. Yana, yung pag-enrich ng vocabulary. But more than that, when I tried to find out bakit natin inaaral yung analogy, makakatulong siya sa'yo to make meanings or to make connections with what you know. Sabi rin ni King dito, para rin sa'yo malaman mo kung saan ginamit yung word. Okay? So, yun. Thank you for participating with our discussion about analogies. I will be forwarding this to Pat, our editor for the channel. Tapos, the next topic that we'll be covering, di pa natin nadi-discuss yung basic sentence patterns for which I hope we would be able to cover that. But we'll have topics na very, very in need, like yung analogies halimbawa. So, i-upload natin to. Thank you for your participation and goodbye, everyone. Next session would be on... Thank you, sir!
Friday. Thank you po, sir. Goodbye, thank guys. You, sir. Thank you for watching my videos. Please don't forget to subscribe our channel by clicking the subscribe button below. Thank you.